Hello Pisces, I hope you're doing well. This is your next 30 days reading, and as always, this is for the collective, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Pisces. So, tingnan natin yung unang mensahe ninyo for today's spiritual career. So, Pisces, maaaring ang iba sa inyo dito is going to embrace a spiritual career. Maaaring magsiswitch kayo ng career dito. You're changing direction career-wise. No? Ang iba sa inyo dito is going to embrace a spiritual career. Maaaring nag-aaral kayo dito or gusto ninyong maging spiritual advisor, spiritual guide, maaaring ang iba sa inyo dito is a counselor, maaaring ganun, no? So that is beautiful, and I feel that that is your calling. Maaaring yun ang inyong life purpose. Kaya tinatawag na kayo ngayon. So, your next message is number 44. We have environment. So, yung number 44, no, double ang energy ng number 4, and number 4 resonates with stability, with foundation, no, and that is magnified because we have double 4. And I also suggest Pisces to please look up for the meaning of number 44 for more guidance po sa inyo, no. And we have environment dito na mensahe para sa inyo. I feel ang iba sa inyo is an environmentalist. Maaring ganun, no, maaring mahal na mahal ninyo ang ating environment, mahal na mahal ninyo si Mother Gaia, at inaalagaan nyo talaga si Mother Gaia is what I am picking up for others of you. Ang iba naman sa inyo, I feel na katok ito sa inyong kalooban, sa inyong sarili, Pisces, na you're being reminded to take care of our environment. No, maaring meron kayong mga advocacy din ang iba sa inyo dito about environment. So, maaring ino-acknowledge kayo ng spirit dito to continue on with what you are doing, no? I-advocate ninyong pag-aalaga at pagmamahal sa ating Mother Earth. So, okay. So, tingnan natin kung ano pa ang para kay Pisces. So, we have number 85, follow your dream. So, I feel lumabas din ito sa isang fire sign at lumabas din ito sa inyong fellow water sign. So, maaaring meron kayong fire signs and water signs din sa inyong chart, no? Or maybe you are dealing with a fire sign and a fellow water sign din. So, follow your dreams, Pisces. Ini-remind kayo dito ng spirit to follow your dreams. Kahit sobrang focused kayo sa ibang mga bagay, maaring yung inyong career is not what you are dreaming of, or maaring yung inyong trabaho is not your dream job, no? So, binibigyan kayo dito ng reminder na magbigay kayo ng oras, no, sa inyong mga pangarap. Maaring ito na yung tamang panahon, Pisces, para bigyan ninyo ng panahon, no? Makapag-isip na kayo ngayon or gumawa na kayo ng mga practical steps para simulan nyo na ang paglapit ninyo dito sa inyong dreams. Kasi yung mga pangarap ninyo will remain to be your pangarap kung wala naman kayong gagawin para dyan, di ba? Kung wala kayong gagawin para matupad ninyo ang inyong mga pangarap. So, maybe this is a calling for you now na pag-isipan nyo na, gumawa na kayo ng diskarte, gawa na ninyo ng paraan, magsimula na kayo, mag-take action na kayo para makapagsimula na kayong lumakad towards accomplishing your dreams dito. So, ayan, Pisces. Tingnan natin ano pa ang inyong mensahe. We have number 8. Wow, napakagandang energy, manifestation. So, I feel that you are going to manifest your heart's desires ngayon, Pisces. Maaring ito na yung katuparan ng inyong mga pangarap, no? Maaring ang iba sa inyo ay gumagawa na ng paraan para
sundan ang iyong mga pangarap, and maybe ito na, mamamanifest nyo na yan, no? Maaring ang iba sa inyo naman dito is manifesting your heart's desires. Maaring ito na yung matagal na ninyong wino-wish, or maaring ito yung matagal na ninyong pinagdadasal, no? And it is going to manifest into your reality na ngayon. Wow! So that's beautiful. That's beautiful, Pisces. So, your next message dito is the Five of Swords. So, maaaring iba sa inyo dito is changing something sa buhay ninyo, because number five is about change, no? So, maaaring karera yan, no? Dahil nakakabit siya sa spiritual career, I feel that some of you are really changing careers dito. Is what I am picking up. Or ang iba sa inyo naman dito, maybe is having an internal conflict, no? Maaring nalilito kayo ngayon, ano ba ang tama ninyong gawin? Gusto ninyong sundin or sundan ang inyong mga pangarap, pero yung current ninyong trabaho or ang current ninyong circumstances is not allowing you to do that. So, maaring ganun. So, maaring nahahati ang inyong isipan at kalooban dito na gusto ninyong matupad ang inyong mga pangarap, pero yung pagkakataon, parang inilalayo kayo para doon. So, maaaring ganun. So, I feel lang iba sa inyo is a feeling torn between your dreams, following your dreams, or yung maging practical kayo, na kumita na kayo ngayon ng pera, nandito na kayo sa inyong trabaho, maganda naman at maayos ang inyong trabaho. So, maaaring you're torn between following your dreams and yung pangangailangan ninyo, yung pagpo-provide sa inyong sarili, pangangailangan ng inyong sarili at ng inyong pamilya. So, maaaring ganun, no? So, ayun ang aking napipick up for some of you dito, Pisces. So, your next message dito is Ace of Swords. So, gayong magalala, Pisces. Even if meron kayong kalituhan na nararanasan ngayon, I feel that epiphanies, new ideas, no, magkakaroon kayo niyan with the Ace of Swords. Meron ditong clarity na parating sa iyo dito. May mga bagay dito na magbibigay sa inyo ng kalinawan, no? May mga information kayong matatanggap dito that is going to lead you to the right direction, no? Merong bagong simula dito, eh. This is a fresh start. This is a new beginning sa buhay ninyo. So, maaaring yung epiphanies na to, maaaring yung new ideas na to, new inspiration na parating sa inyo is going to lead you to that clear path para mapuntahan ninyo kung ano talaga yung tama ninyong maging desisyon. Kung should you follow your dreams or should you stay kung nasaan kayo ngayon, no? So, ayan. Matutulungan din kayo makapag-decision ka with the new ideas and new inspiration na parating sa inyo. So, Pisces, your next message here is the Three of Cups. So, ano to? Celebration. So, there is something to be celebrated dito, Pisces. And I feel that this is about abundance. Maaring you are manifesting financial abundance dito, Pisces. I really feel, no, na merong financial abundance dito na paparating sa inyo, and that is going to be celebrated ng karamihan sa inyo dito, Pisces. No? There will be coming together of friends and family dito, no? Celebrating an occasion din. Maaring meron ditong pagsa-celebrate ng birthday. Maaring may anniversary dito. Maaring ngayon pa lang kayo magsa-celebrate ng inyong pag-graduate or pagkapasa sa board exam. Maaring may ganun. Or maaari din na may reunion party dito. Among your friends or among your family or both. Maaring ganoon. So, isang masayang period dito for you, Pisces, and maaring you're celebrating dito sa inyong tagumpay. Because I feel dito sa Ace of Swords, you are claiming your victory here. Maaring meron kayong pinagdadaanan dito or pinagdaanang mabigat, no? May mga challenges kayong pinagdaanan dito. And you're going to eventually claim your victory around this period. So, that's why
merong victorious energy dito. And I feel na ayun din ang inyong isa-celebrate dito. Kasi napagtagumpayan nyo kung ano man itong challenging times na pinagdaanan ninyo dito, Pisces. So, what else? Final message for Pisces. We have this. Oh, wow. So, meron tayong number 33 dito kasi we have the 3 of Cups and we have the 3 of Wands. So, that is a mastery number 33 for you, Pisces. Please look up for the meaning of mastery number 33 for more guidance po para sa inyong makakatulong yan sa inyong endeavor ngayon, no? So, we have the 3 of Wands dito and there is travel involved dito, Pisces. Maaring ang iba sa inyo is going to travel international dito because malayo ang nakikita ko dito, no? So, ang iba sa inyo malayong lalakbayin. Maaring ang iba sa inyo ay naghihintay na ng inyong sasakyan, no? Maaring naghihintay na kayo ng inyong visa or maaring naghihintay ang iba sa inyo dito ng inyong plane ticket na dumating na sa inyo. Maaring naghihintay na lang ang iba sa inyo dito ng araw ng inyong paglipad. This is what I am picking up as well, Pisces. So definitely, there is an international travel dito. Ang iba naman sa inyo dito is going to plan for an expansion. Merong expansion dito. Maaring expansion ng inyong negosyo. Maaring expansion ng inyong studies, ng inyong knowledge. Maaring iba sa inyo dito is going to travel abroad dahil kayo ay mag-aaral. Maaring ganon. Ang iba sa inyo dito, no, ay magtatrabaho abroad. Yun ang hinihintay ninyo, yung inyong pag-alis para makapagsimula na kayo makapagtrabaho at makapag-ipon for yourself and your family dito. So, ang iba sa inyo dito, super excited na sa pag-travel ninyo abroad, kaya naghihintay na talaga kayo. Yung parang, I can't wait na umalis na, parang ganon ang sinasabi ng iba sa inyo dito, Pisces. So, this is so beautiful kasi parang ang iba naman sa inyo dito, naghihintay na lang na makita ninyong mag-succeed ang inyong mga endeavors. Maaring meron kayo nilaunch na bagong proyekto, maaring meron kayo nilaunch na bagong negosyo, maaring ganon, no? Or bagong strategy sa kung sa inyong career or maaaring sa inyong trabaho. So, parang hinihintay ninyong makita na nagsasucceed na ang kung ano man yung sinimulan ninyo dito. And I feel ang iba sa inyo dito is nag-iisip. Nag-iisip kung paano nyo mapapalago ang inyong negosyo, paano nyo pa mapag-iigihan ang inyong trabaho, or ano pa ang inyong gagawin para maging successful ang inyong career. So, maaaring ganun, no? And also, Pisces, this is a good fortune card. So, napakaswerte ninyo during this period. Kung ano yung gusto ninyong simulan na endeavor, or kung ano yung inyong mga goals, na gusto nun ninyong simulan. Simulan nyo na yan during this period because the good fortune is on your side. So beautiful. So Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.